pasadong Sabado, napakasipag namin dito, Lar, pumasok kami para i-cover ang story conference ng aabangan ninyong MMFF movie. Ano yon, Tito Lar? Ang Jack and Popoy. Jack and Popoy. Oo, kasi si Maine Mendoza Maine pala. Oo, with Vic Soto and Coco Martin. Si Jack, si Coco, ako si Popoy, si M. Emily. Maine. Yes. Jack and Popoy. So, ano the police credibles. So talagang ano pala to, ano? Talagang all in the family. Starting the story con, how did you feel about yung story na pinresent sa inyo ngayon? Yung latag nung kabuuan, boss. Masarap ikwento eh, pero siguro in due time. Sure, ayaw na spoiler din. Pagka oo nga eh. Kasi yung tatakbuhin ng story, maraming mga sikreto na hindi namin pwede ikwento at the moment dahil may mga twists sa plot. Basta we can assure the people that this will be very entertaining, heartwarming, family movie. Mag-backtrack lang po tayo ng konti. Kailan niyo po naisip na it would be the this would be the perfect time to collaborate with Coco after all these years? After all these years, a few years back, medyo nag-usap na kami ng konti to come up with a project, the film, no? And unfortunately, hindi natuloy. So, every now and then, pasabi. Tapos biglang dumating si Coco. Yan, sakto yung enter frame. Ikaw, Coco, yung konting ano lang, no, story when you started talking to bossing regarding collaboration for MMFF nonetheless. Ano po? Ano yung paano to nag-start sa end mo? Honestly po, kinausap ko po si Mr. T. Na yun nga po, hindi ko po alam po kasi kung paano po makakausap si bossing. Sabi ko nga po, actually, dati pa gusto ko na siya makasama sa pelikula. Mm-hmm. May naisip po akong concept about sa aming dalawa po. And then yun, na-approach po kay Mr. T. Sa'yo nang galing yung concept? Opo, nung muna. Yeah. Tapos yun, kinolaborate po namin ni Mr. T. Kinuwento ko po sa kanya, tapos nagpalita kami ng kanya-kanyang ano, kwento kung paano pagaganda yung pelikula. And then sabi niya, kakausapin niya daw po si bossing kung magugustuhan. And then after that, yun, nung nag-meeting na kami tatlo, nag-collaboration na po kami para mabuo na po talaga yung pelikula. Magka-love team ba kayo ni Maine dito? Eh. Wala, laration ko na. Secret. Abangan sa pas. So may pa-twist na ganon. May pa-cliffhanger. Abangan na lang. Mag-stunts ka ba dito, Maine? Or mag-ano ka ba? Titignan kung kakayanin ng katawan. Ng powers, di ba? Apparently, nagpa-practice na po siya sa akin. Kasi dahil police. Yes, okay. Okay yun. Anong klaseng mga police kayo rito? Credibles. Ano ka na ba? Start ka na ng firing. Yes po, kaka-start lang po ng firing yan. So okay naman po, first time ko rin kasi matry. So na-enjoy ko naman. Hindi ka natakot? At first, pero ginulat kasi ako eh. Parang hindi sinabi sa akin na may bala pala. So kasi yung unang baril ko. Anong klaseng baril? Oh my God, wala akong idea sa baril. Basta baril siya. Okay, okay. Basta baril siya. Puputok na baril. Sino, saan ka na naman, saan ka tumama? May nung, yung ano man, natatamaan mo. Ay, malapit! May picture ako malapit. Wow. Malapit doon sa target. So, sino pa ang ibang mga kasama niyo rito? Actually, malaki po yung kasi. Kanina nga, sabi ko pagpasok ko, medyo ako po yung nahuling dumating lahat si Lance nandito. Na-surprise ako na ang laki pala nung casting natin. Kasi nandito po si Ronaldo Valdez, si Tirso Cruz III, si Cherry Bay Picache, si Arjo Ataide, si Raisa Sinon, tapos si Jose Manalo, si Wally, si Paolo, si Raisa, si Baste, si Raisa May. Kaya ano po, sobrang laki nung cast na parang honestly po sabi ko nga parang dalawang mundong pinagsama. Mm-hmm. And then yun siguro sa part namin ako sa part ko sa Provinciano and then sa part ng Itbulaga, alam niyo po yung first time magkasama ang dalawang ano na sa isang kombinasyon na pelikula. Ibang kombinasyon naman. Ang kadalasan ng mga kasama ko, lahat ng mga grupo ng GMA sa Itbulaga. Si bossing naman ang makakasama niya ngayon yung mga taga ABS-CBN at taga Provinciano. Kaya ibang-ibang dynamic po ang makikita ng lahat.
feeling new to you, how do you prepare for it? Ako yung nag-workout na. Daily na ba yan? Sa mga action, mga stunts, sanay na rin ako dahil more of the movies at like before. And then Kabisote, puro mga spice padahan yan eh. So, you really have to be fit. Kaya, I'm back to the gym. Wow! Wow. Well, ako naman kasi first time ko rin gumawa ng action movie or action project. So, ako, nag-start na ako ng firing lessons and nag-workout na rin ako sa panaginip. Hindi pa ako nagsimula, pero magsimula na ako. Yun naman. Yun lang naman yung kailangan. Sabi nga ni boss, you have to be fit. Actually, ang ano po kasi namin, syempre po, ang gusto namin i-assure sa mga viewers na susulitin namin po talaga yung ibabayad nila sa pelikula. Kasi alam naman po naman natin na medyo mahirap ang buhay. Na minsan yung mga Pilipino talaga nanonood na lang ng pelikula kapag Pasko eh. Kasi yun yung time para mag-bonding. And then sabi namin na hindi na, ang kailangan nating ibigay, mag-unang-una magandang kwento. Tapos alam naman natin na ang Pasko, gusto nila mga tao, ang pamilyang Pilipino, gusto nila napapasaya sila at tumatawa. Kaya sabi nga namin, buuin na natin yung buong ano, yung lahat ng sangkap pag sama-samahin na natin. Comedy, action, drama, romance, pam-family. Kumbaga, pag sinabing action, syempre dapat explosive na talaga parang yung hindi nila basta-basta nakikita sa TV, yung first time nakikita nila sa pelikula. Pag comedy naman, syempre forte yan ni Bossing. Siya naman ang ano yan. Ang romance naman, bahala na kung saan mo punta. Yeah, secret. So yun na kanina sinabi ni Bossing Vic na medyo hindi pa pwede i-divulge kung ano yung magiging story plot. So but can you give us parang yung ahead, a teaser kung ano magiging yung role mo? Kasi honestly, ayaw po namin siya gawin na typical movie na pag gano'n, ay alam ko na yan, napanood ko na yan. Gusto namin lagi may twist eh. Kaya nga sabi namin, action, comedy, drama. Ibig sabihin, gusto namin may pitik. Na kapag alam mo yung hindi ka lang basta nanood, kundi na-touch ka dun sa pelikula. Na kapag umuwi ka, meron kang bagay na parang may nabuksan sa inyo. Lalong-lalo na kapag sa pamilya. Kasi sabi nga ni Coco kanina, pag Pasko, kailangan masaya. Kailangan Merry Christmas. Load ng sine. Buong pamilya, we will see to it na pati bata matutuwa sa pelikulang aming gagawin. Kaya, andyan yung mga, first and foremost, ang pinag-usapan nga namin yung family, pamilya. Yung buong pamilya pwedeng magsama-sama sa Pasko at manood at ma-entertain at kahit na papano, may mabuksan ng mga tinatagong kiliti sa ating mga puso. Nag-uusapan na nga namin yung part 3. Boss, yung magkano po yung budget niyo rito? Secret! Secret din! Wala bang ano, estimate? Big budget, syempre. Of course! Coco Martin. Big Soto! At Ming Mundo. Big budget? Billion! Mag-aawot po ba ng billion? Hindi naman. Multi-million lang. Multi-million. So easily we can say that this project is the biggest this coming Metro Manila film. I would like to suppose it is. Actually, katulad kami po ni Bossing, kagagaling lang, kasi parang kami nag-ano eh. Ako, nag-show ako sa ibang bansa para sa mga Pilipino. Si Bossing nag-vacation din. Parang kami nanonood ng play. Eh sabi kong gano'n, dapat meron. Siyempre, pag nanonood ka play, bumubukas lalo yung ideas mo, di ba? Nakakakita ka ng iba't ibang ano. Na iniisip namin, dapat meron tayong pasabog dito. Meron tayong may papakita sa kanila na hindi pa nila nakikita at hindi nila na may isip na gagawin natin. Parang, kumbaga parang, nandito na tayo, minsan lang mangyayari to, isagad na natin. Saka sabi naman namin na, ginagawa naman namin to, hindi para sa amin, hindi sa fulfillment namin. Parang gagawin namin to, kung paano namin yung pinaka, the best na mapapasaya mga bawat Pilipino sa araw ng Kapasko. At hindi mo magagawa yun, kung hindi, big budget. Multi-million, yes. Yes. Thank you.